pineapple siya. Hindi siya dumidikit. So, ganyan lang. Ganyan lang ka simply para hindi masisira yung fish fillet natin. Pan-fried po natin. Kahit anong pinapan-fried po natin. So, now luto na siya. Luto na lahat. Set aside na lang po natin. Next, check na natin yung pinakaluan natin kanina na patatas. Ito po siya ay luto na. So, kailangan nating balatan para sa ating mashed potato. Dito naman, panggadgad yung ginagamit ko. Kasi babasagin yung ginagamit ko na lagayan. Pero kung mixing bowl naman yung paggamitan niya, walang problema sa pagmamas. Kasi matitibay po yung mixing bowl at hindi siya mababasag. So dito lang siya applicable sa panggadgad or grater. Naka-ready na yung mashed potato natin na paghalo-haloin lang natin yung lahat ng ingredients na yan. Basic lang po yan. So next na tayo sa ating bechamel sauce. So, bago natin mabuo yung bechamel sauce, kailangan muna natin gagawa ng raw. So 6 tablespoons of butter and 6 tablespoons of all-purpose flour or bread flour. So, ito yung pinakaunang gagawin natin bago tayo makabuo ng bechamel sauce. So, haluin lang natin, sabay natin yung butter at saka flour para hindi siya mamuo. Hintayin lang natin na medyo mag-light brown para maluto yung flour po natin. So, ito yung pinaka-basic natin na gagawin bago natin mabuo yung bechamel sauce or white sauce. In culinary term, ito po yung raw na pinaghalong butter at saka flour. Susunod na po natin yung whipping cream. Lang natin yung ano, yung alat niya. Kasi may alat na po yung fish natin tsaka may timpla na po yung mashed potato po natin. So, maging light lang po yung panlasa niya. Kasi yung ibang ingredients po natin ay may asin na po yun.
Ayan, kumukulo na po siya. Nakuha na po natin yung tamang lapot niya. So, medyo rani lang po siya. Hindi siya masyadong malapot. So, ready na po siya para sa ating baked mashed potato and fish fillet. So, bali mo mold lang po natin yung mashed potato natin. So, hindi ko na pinakita yung paano ginawa yung mashed potato. Madali lang po yun, basic lang po yun. So, dito na tayo, diretso na po tayo. So, tatap lang po natin yung fish fillet na luto na po. Sumubold natin, pwede rin mano-mano po. Pwede namang walang molder, basta mumold lang po natin sa kamay natin, pwede naman po. So, gumamit na ako ng molder kasi mayroon pong available tayong molder sa kusina po natin. Bigay ulit ako ng tips sa inyo kung wala kayong ganitong clear glass na ceramics pang bake. Pwede naman tayong gumamit ng baking pan pero medyo malalim, or kaya yung disposable na yung aluminum na pang take out na malalim, pwede na pong gamitin natin yung. So, bali, didikit-dikit ko lang kasi marami po yung production ko. Pwede namang medyo may konting distansya po siya para madaling ipiplating natin. Pwede isa-isa, dalawa, sa isang plato. So, ito na yung pinaka simple at elegant po na pang-serve po sa mga bisita po natin, maging special po sa paningin po nila. So, ito, simple po lang. Mashed potato and baked tilapia. So, may pinakamasarap na bechamel sauce na bihira lang sa paningin po nila, at madali lang po yung ingredients. So, pipili po natin yung tilapia. So, susuti, nilagay lang natin sa mashed potato. So, maging social na po yung siserve natin sa mga bisita po natin, sa party po natin. Yan, simpleng-simple lang pero social na po yung dating. Sa pagpiplating naman, napaka-simple lang. Ilagay nyo lang sa gitna ng plato, puting plato, pwede rin itim na plato. So, nandyan na yung protein at saka yung starch. Dalawa na po yan. So, bali ang idalagdag mo na lang yung mixed vegetable or butter, mixed vegetable. So, i-design mo na lang sa plate ni, sa plate, sa gilid-gilid. So, maging social and elegant po yung.
Ayan po, narinig niyo po yung mga sponsor ko. Sumisigaw na. Alam na kung ano yung gagawin. So, pipliting lang po natin para mayroon po tayong pang thumbnail. So, salamat po sa lahat sa inyo, sa lahat na nakaabot sa part na to. Lagi nyo subaybayan ang mga basic at isi-step lang po sa ating pagluluto na madaling gagawin sa bahay na simple lang at pwedeng maging social. Maraming salamat po and God bless po. Ingat sa lahat. And see you my next video recipe. God bless.